Hello guys! Ngayon ay magluluto tayo ng burger steak. Ayan, ang ating mga ingredients. Ito ang chicken patties, mushroom, cream of mushroom and flour. Pinagsama ko na po siya. At ang ating garlic at onion. Tara guys, samahan niyo akong magluto. I-frito muna natin ang ating chicken patty. Eto guys, ang nagpapainit na tayo ng ating kawali. Eto, maglalagay na tayo ng mantika. At hintayin lang din natin uminit yung ating mantika. Ayan. So, eto na, mainit na yung ating mantika at ilalagay na natin yung ating patties. Ayan. Prituhin lang natin siya, then mamaya, igigisa natin yung ating sauce. Ayan na guys, yung ating first batch ng patty na ating ipiprito. Bali, 6 pieces nga pala yung ating patties na gagamitin. Ayan, kain lang natin pumula yung kabila, then paliktarin natin. At yung kabila naman ang ating ipifry. Ayan na guys, yung ating ipiprito. Parang medyo mapula-pula na siya. Tingnan natin. Ayan. Pabit pa rin po na. Ayan, 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 ayan na. Tumabit na. Okay, nakasisa naman. Then, hintayin lang ulit natin pumula yung kabila. So, ito po na hango na natin or yung ating first batch na pinirito. Ngayon yung second batch naman po. Same procedure lang ng ating ginawa dito sa pag-fry dito sa unang first batch. Ang gagawin natin sa second batch. Ayan. Chicken po yung ating ginamit dito, not beef. Hintayin lang natin ulit na pumula or maluto yung kabila. Then, balik tayo natin yung kabila naman din po ulit. So, ayan na. Nabiling na natin yung ating piniprito'ng patties. Then, next naman. So, eto guys, magigisa na tayo. Lalagyan ko na ng mantika itong ating gawali. Yan, konting mantika na lang yung ating ilalagay. At yung ating patties. Nag-absorb na ng mantika yung pagkapirito natin. Hintayin lang natin uminit yung ating mantika na inilagay at magigisa na tayo. Okay, lagay ko na yung ating bawang. Ayan, medyo marami tayong ginamit na bawang. Kasi yung kalahati niyan is kukuhanin natin. I-fry ko lang itong ating bawang. Hindi natin siya kasama sa gisa ng bawang. Yung half niyan is kukuhanin natin para mamaya panglagay natin sa toppings ng ating burger steak. Kaya medyo papupulahin natin itong ating bawang.
bango na niya, guys. Yan. Hintayin natin pumula yung ating bawang. Eto, guys. Medyo mapula-pula na yung ating bawang. Ang bango-bango talaga ng bawang, guys, no? So, ayan. Mapula na yung ating bawang. Hahanguin ko na yung iba. Yan. Konti lang yung ititira natin dito. Okay na, ilagay ko na yung ating sibuyas. Medyo okay na yung ating sibuyas. Ngayon, islagay ko na yung ating mushroom. Ay, mushroom. Yan. Kapunta ko lang na mo konti yung ating mushroom. Ating mushroom. Then, ilagay ko na yung ating, ito yung ating pinaka-sauce, yung ating premium mushroom and ating all-purpose flour. Ito na siya, guys. Tinunaw ko na siya sa tubig. Ilagay ko na siya. Ayan. Halu-haluin ko lang. Hanggang sa siya ay lumabot na yung ating sauce. Lagay din ako ng paminta. Haluin natin at lumalabot na yung ating sauce. Umuumuo na. At sa low fire lang natin siya. Dagdagan ko ng konting water. Mukhang masyadong malapot yung ating magiging sauce. Kaya dagdagan natin ng tubig. Mamaya na ako mag-add ng salt kasi syempre itong ating cream of mushroom may lasa naman na siya. Tingnan natin pagka na-i-add natin yung ating patis kung kulang ba siya sa alat. Yan, haluhaluin ko lang to hanggang sa lumapot na yung ating sauce. Ito guys yung ating sauce. Medyo malapot-lapot na. Malapot na siya. Kunting halo na lang at pakuloy natin. Ilalagay na natin yung ating patis. Guys, yung ating sauce. Malapot na. Ilagay ko na yung ating patis para ma-absorb ng ating patis yung ating sauce. Ayan.
guys, yung ating burger steak. Hindi na natin kailangan lumabas para makakain ng burger steak dito sa bahay. Pwedeng-pwede nating gawin or lutuin. Na para nilagay ko na yung ating ano, yung burgers fatties para ma-absorb na niya yung sauce na ating inigluto. Na guys, hintay lang natin siyang kumulo. Diba? Extra big, extra big itong ating nabiling fatties. Ang lalaki niya, oh. Tapos ang kapal pa niya. Pakuluin ko lang at titikman natin kung okay na ba yung kanyang lasa. Dami niyang sauce, no? Sarap yan ibahog sa kanin, isabaw sa kanin. Tulad ng gravy sa chubby, di ba? Inaano natin sa kanin, sinasabaw natin sa kanin. Yun din, pwede natin isabaw dahil marami tayong ginawang sauce. Yan guys, pumukulo na. So, tikman natin kung kulang ba siya sa alat, kung anong lasa niya. Perfect! Ang sarap! Okay na yung kanyang lasa. Sarap niya, guys. Ayan. Yan na siya. Pakuluin ko pong konti at yan ay okay na. Kaya, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Sana po huwag kayong magsasawa. At lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless! Maraming maraming salamat!